umawit ng kaganapan at tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules, ikalabing tatlong linggo ng karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa at mga nagtatagubili ng kanilang sarili sa ating panalangin. At tanging panalangin para sa Panghulan Family at ang kanilang mga intensyon. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat
ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo o mag-inang iyan. Ang anak nating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar. At sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-ina'y ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagalagala siya sa ilang ng Berseda. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang sa poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aninguna. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa Ibayo, sa lupain ng mga gadinero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi papanahon?" Sa dikalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo patungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating dooy ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Kilala niyo po ba talaga si Jesus? Talaga bang kilala ninyo si Jesus na ating sinasamba? Hindi po ba kayo napapatanong sa mabuting balita ngayon? Huwag mong isiping tayo lamang ang may kakayahang kumilala kay Jesus. Sapagkat ang mga demonyo sa mabuting balita ngayon ay kilala si Jesus. Sabi ng mga demonyo, "Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos?" Minsan ho magtanong tayo sa ating sarili, hindi sapat na kilala natin si Jesus. Baka po kasi maiwan tayo sa tukso na kilala ko ang Panginoon. Hindi ibig sabihin kilala niya ang Diyos, abay siya'y maliligtas na. Dahil ang mga demonyo mismo'y kilala din ang Diyos. Huwag niyong iisipin tayong mga nakakakilala sa Diyos ay mas magaling kaysa sa ibang hindi nakakakilala sa Kanya. Dahil nakakatakot, kung kapag nakilala natin siya, iniisip natin tayo na ang mas magaling, abay di wala tayong pinagkaiba sa mga demonyo. Kilala din nila si Jesus. Baka nga mas malalim pa ang kanilang pagkakilala. Piruin mong sabi nila, siya ang anak ng Diyos. Pero tingnan ninyo, ang mga tao sa mabuting balita, nung makilala si Jesus, sa panong paraan nila nakilala, siya yung taong nagpalaya sa mga demonyo na pinalipat sa mga baboy. Ang mga tao, nung nalaman iyon, iniisip ba ninyong sila'y natuwa dahil napagaling ni Jesus ang dalawang taong inaalihan? Anong sinabi nila? Ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang bayan. Mas mahalaga sa mga tao yung mga baboy kaysa doon sa dalawang taong pinagaling ni Jesus. Ano pong gustong sabihin sa atin ng mabuting balita ngayon? Kung ipagpipilitan mong kilala mo si Jesus, kung sasabihin mong mahal mo si Jesus,
Kung sasabihin mong ikaw ay alagad ni Jesus, kaya ka nga nasimba eh, kaya ka nagdadasal. Kung sasabihin mong ikaw ay tagasunod ni Jesus, dapat mas mahalagas din sa iyo yung mga pinapahalaga ni Jesus. Huwag kayong gagaya sa mga tao sa mabuting balita. Mas mahalaga ang baboy kaysa sa mga tao. Mas mahalaga ang mga bagay na material kaysa sa mga tao. Mas mahalaga ang mga bagay na pakikinabangan kaysa sa mga tao. Mahirap po iyon. Dahil ang Diyos na ating sinusundan, ang Kristong inyong pinaniniwalaan, laging mahalaga sa Kanya ang kapakanan ng kapwa, ng tao. Kaya tanungin ninyo ang inyong mga pakikipagrelasyon. Kumusta ang inyong relasyon sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid? Kumusta ang inyong relasyon sa inyong kapitbahay? Hindi pwedeng mas mahalaga ang mga bagay kaysa sa mga tao. Baka kayo ay may mga kapitbahay na dahil may utang sa inyo, hindi nyo na pinapansin, baka mangutang uli. Kahit kita nyo nang naghihirap, wala kayong pakialam. Mas mahalaga ang inyong mga halaman kaysa sa inyong kapitbahay. Huwag na huwag mo ikang pipitasin yung bulaklak na iyan at magpapag-away tayo. So sinong mas mahalaga sa inyo ngayon? Yung bulaklak ninyo o yung kapitbahay ninyo? Huwag na huwag mo ikang sisipain yung aking alaga. Ihahabla kita. Sinong mas mahalaga sa inyo? Yung inyong alagang aso o ang inyong kapitbahay? Paalaala ng mabuting balita ngayon, kung sinasabi mong kilala mo si Jesus, kung sinasabi mong mahal mo si Jesus, mamahalin mo ang mga taong pinahahalagahan niya. At ang mga bagay na mayroon ka, ang maraming material na bagay na maaaring mayroon ka, ay laging mas mahalaga ang mga taong dapat mong pinakikisamahan. Yun po ang paalaala sa atin ng mabuting balita ngayon at paalaala rin ang Aral Batanggenyo. Ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 184, paalaala o ang pagkilala kay Kristo ang tanging paraan upang tayo'y magkaroon ng kaganapan sa buhay. Kung gusto mong magkaroon ng kabanalan, kung gusto mong maging mabait, kung gusto mong maligtas, kilalanin mo si Jesus. Pero hindi sapat iyon. Ang pagkilala kay Jesus ay dapat nararamdaman, nakikita, nakikilala sa iyong pagpapahalaga sa iyong kapwa, sa mga taong pinapahalagahan ni Jesus. Hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang pusong katulad ng sa iyo. Yung pusong may pagpapahalaga sa mga taong nakapaligid sa akin. Maaaring nakakasakit sila, maaaring ang iba sa kanila ay problema, maaaring iba sa kanila ay pabigat, pero bigyan mo ako ng puso na pahahalagahan ang tao higit sa anumang bagay dito sa mundo. Para sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso ang katinibin mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang pangalang ang Diyos na sa kanyang pagdadasal at pagdadasal at pagdadasal.
Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Sana sa kaitaasan, pinakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanang ngayon at Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ng mga martir, ni Santo Padre Pio at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angka na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo't pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala.
mo kaming ipain tulad sa tukso at iyaniya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kahari Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kailanman ang pangalan.
sinap, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Panginoon ang aking tanglaw sa panganib. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, atin pong isinasagawa ang pagsasaayos ng ating Divine Mercy Sanctuary sapagkat inaanay na po at itong ating extension. Sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng mga paggawain ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa aming opisina o sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ang ating osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana, nasa Parking B
Ito po'y lugar lalo na kapag Sabado at Linggo kung saan kayo pwedeng makapunta at doon kumain. Ito po'y ating itinayo bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, ating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as Sugo. Ito'y upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Gayun din naman, amin pong pakiusap, huwag kayo mag-iiwan ng kalat dito sa simbahan. Marami tayong basurahan sa paligid para maging malinis lagi ang pambansang Dambana. Atin ding ingatan ang ating mga upuan at ang ating mga luhuran. Tayo rin po ay may malalaking free parking, safe and free parking dito sa pambansang Dambana. Gamit ang ating main arc entrance, narito po yan sa bandang likuran. Makikita nyo ang ating mga parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. At hindi pong ipinapaalaala na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagpunta dito, lalo na sa pagdalo ng mga banal na misa, ating pakisunod ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. At sa patuloy na pagpapalago at pag-unlad ng pambansang Dambana, ad experimentum, sinimulan na natin ngayong Hunyo ang pagsasagawa ng mga gawaing sakramental tulad ng kasal, binyag at iba pa sa kapilya ng San Pedro sa May Highway. Gayunpaman, ang inyo pong makikitang kasal sa simbahang ito ngayong buwan na ito ay mga nakaschedule na noong nagdaraang taon pa at nagkataon namang napasabay sa pagsasaayos ng ating Divine Mercy Sanctuary. Kung kayo po may mga paglilinaw hinggil dito, makipag-ugnayan kayo sa aming opisina. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin dito sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at pahalagahan ang mga minamahal ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.